In the last 500 years, Filipinos have fought for freedom, unity, and equality. We have made our mark in many fields, from science and medicine to culture and the arts. We are beacons of creativity, resourcefulness, resiliency, and compassion. In 2021, the Filipino people will join the world in commemorating one of the greatest achievements of mankind, the first circumnavigation of the world. We celebrate this historic achievement by bannering an important message. Over adversity and struggles, we shall triumph, putting humanity first, always. Dibdib ko'y buhay, hindi sumusuko sa hirap matlumbay. Sa mga manlulupi, hindi pasisi. Duyan ang magigiti, hindi papi. Ay batid, limandan mang taon ang daluyot yanig, tayo bumabango. Isang pusa love, sorry.
maawi. Alam ng puso. Isang mapagpalat makasisayang araw sa lahat. I'm Juveline Yerves, history researcher from the National Historical Commission of the Philippines and a member of the National Quincentennial Committee Secretariat. Welcome to the Countdown to 500 Online Lectures, a special program brought to you by the Office of the President of the Philippines and the National Quincentennial Committee in anticipation of the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. This is a series of online lectures which aims to sustain the Filipinos' interest to the 500th anniversary of the victory at Mactan, the Philippine part in the first circumnavigation of the world, and other related events in 2021 in this time of COVID-19 pandemic. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay ngayon. Gayon din sa mga katuwang na ahensya na kaagapin namin upang maisakutuparan ang programang ito. Ang National Historical Commission of the Philippines, Presidential Communications Operations Office, Radio-Television Malacañang, Department of Foreign Affairs, Department of Education, and National Commission for Culture and the Arts. We are live by Facebook pages of the National Quincentennial Committee, NHCP, PCOO, RTVN, NCCA, DFA, at DepEd. Please don't forget to share this live stream to your friends and like our Facebook page, the National Quincentennial Committee Republic of the Philippines. Follow us on Twitter and Instagram, NQC2021, and please subscribe to our YouTube channel, National Quincentennial Committee, for more educational videos. Follow also our playlist on Spotify, 500 Years Philippines, to access the official soundtrack of the Quincentennial Commemorations. Kasama ko rin po ngayong araw na ito ang isa sa aking mga kasamahan sa NQC Secretariat na si Binibining Ayesha Saisay. Miss Ayesha, pasok. Maraming salamat, Jules, at magandang hapon po sa ating lahat. Ilan lamang pong paalala, maaari niyo pong gamitin ang Quincentennial Online Lecture Portal sa panonood ng lecture na ito. Mapapanood nyo rin po sa nasabing portal ang lahat ng lectures ng NQC at ng iba pang partner institutions natin. Maaari din po kayong makapag-generate ng e-certificate doon. Kailangan nyo lamang pong mag-sign up sa portal.nqc.gov.ph. Again, portal.nqc.gov.ph. At tumutok sa live stream ng lecture na ito sa nasabing portal. Again, mag-register po tayo sa portal.nqc.gov.ph sa mga gustong makakuha ng certificate. Mahalaga po na doon po kayo manood sa portal ng live stream ng lecture na ito. Ang ating pong lecture ngayon ay pangwalo ng Countdown to 500 Online Lecture. So balikan po natin yung mga nauna po nating lektura. Ang una po nating lecture ay noong June 12. Kung saan po tinalakay ni Dr. Vic Torres ng De La Salle University kung paano naging isa sa inspirasyon si Lapu-lapu at ang Mactan ng panahon ni Mabini para lumaya sa Kastila. Sa ikalawang lektura naman po ni Dr. Kirby Alvarez ng UP Diliman,
tinalakay naman niya kung paano binawi ni Narizal at ng kanyang henerasyon ng alaala na mayroon tayo tungkol sa ating mga ninuno na nooy minamaliit ng mga mananakop. Kaya tuloy ang tingin natin sa ating sarili ay maliliit at mababa. Sa ikatlong lektura naman po ni Dr. April Hope Castro ay tinalakay ang papel ng Pilipinas sa pagpapaningas ng apoy ng kalayaan sa Asia. Na para kay Mabini, ito ay liwanag na dapat damhin ng ating lahi upang bumangon at maibalik ang matandang kalayaan. Sa ikaapat na lektura naman po ay tinalakay ni Dr. Borinaga ang posibleng pagkain na kinain ni na Magellan habang sila ay nasa Kabisayaan noong 500 years ago. Sa ikalimang lektura naman po ni Prof. Van Ibiernas ay tinalakay ng ating mga ninuno at ang kalakalang pandaigdig bago dumating ang mga Espanyol. Sa ika-anim na lektura naman po ay tinalakay ni Dr. Ricardo Jose kung paano tinulungan ng Pilipinas sa pamamagitan ni Pangulong Manuel Quezon ang mga Hudyo noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Dito ay pinakita ang likas na pagiging compassionate ng ating mga ninuno at nating mga Pilipino. Kung tinignan natin sa ating kasaysayan, ang compassion na ito rin po ay ipinakita ng ating mga ninuno sa gutom at may sakit na tauhan ng Magellan Elcano Expedition. Sa ikapitang lektura naman po ay tinalakay ni Mr. Ian Alfonso ang huling Spanish Governor General ng Pilipinas. So ngayon po, ang ating pong lektura ngayong araw ay may kinalaman sa National Peace Consciousness Month kasi ngayong buwan po ng Setyembre ang National Peace Consciousness Month. Ayan. Kung inyo pong matatandaan, in 1521 or 499 years ago, Antonio Pigafetta recorded Casi-Casi or Blood Compact. His captains, Ferdinand Magellan and Juan Carvalho entered into such pact with Raja Colombo in Limasawa, now in Southern Leyte, Raja Humabon in Cebu, and Raja Calanao in Kipit, now in Labason, Zamboanga del Norte. The same tradition was recorded again in Bohol in 1565 between Raja Sikatuna and Miguel Lopez de Legazpi, and in Manila in 1570 between Raja Soliman along with Raja Matanda and Martin de Goiti. This peace pact involved two leaders swearing to be siblings by mixing droplets of their blood in a special liquor and drank from it. To better understand this tradition, our Countdown to 500 online lecture live will feature a related peacemaking tradition called Sadyandi among the Blaans and Tagaulo peoples of Malungon, Sarangani Province. Kung sakali po na habang nagtatalakay ang ating speaker po at magkaroon kayo ng katanungan, feel free po to ask questions. Para po sa mga nasa loob ng Zoom, pwede po tayong mag-chat through the Q&A portion. At para naman po sa mga nanonood sa social media, sa live streaming po natin sa Facebook, maaari nyo pong i-type sa comment section ang inyong mga tanong. So narito po muli si Jules para ipakilala ang ating pong lecture speaker for today. Okay, maraming salamat, Ms. Ayesha. So, our speaker for today is a university instructor in the Department of History at Mindanao State University, General Santos City, or MSU-GSC. She graduated Bachelor of Arts in History at the same university. More so, she also earned academic units for MA History major in Mindanao Studies at MSU Marawi main campus. Currently, she is pursuing her master's in anthropology at Ateneo de Davao University. She has the interest to study the Indonesian diaspora in the locality. She is also an active advisor of undergraduate thesis about local history that deals with political, cultural heritage, social, economic, and environmental aspects of history. So everyone, let's welcome Ms. Hani Ara Saloria Badilias. Prof. Badilias, you may start your lecture for today. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Sa mga taga-Jensan, mga Cebuano, maayong hapon. Ako po si Mrs. Hani Badilias Saloria mula po sa Department of History
ng Mindanao State University, General Santos City. Ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa opportunity ng National Quincentennial Committee para po sa kanilang magandang activity in relation po sa pag-alala ng ating tagumpay sa pakikipaglaban ng mga unang ninuno natin against sa mga mananakop. Ang aking itatalakay po ngayon, ang aking lecture po ay ukol sa peace process ng ating mga ninuno pero sa kaso po ng mga Lumad, the case of the Lumads dito sa Mindanao. Ito po, makita po natin aking share screen. So, sa ang peace process po ay ito na po yung nagiging epekto ng isang pangyayari or tinatawag nating conflict. Okay? Kung sa atin or sa ordinary life natin, parang naging bahagi na sa atin yung pagkakaroon ng problema. Ika nga, traditionally, yung conflict, okay, kinikilala natin siyang parang destructive, no, within sa ating conflict sa ating sarili, or minsan naman may conflict tayo sa ibang, sa kapwa natin, or sa mga grupo natin, no, sa ating katrabaho, sa ating kaibigan, madalas nangyayari yan. So, yun nga lang, kahit sabihin natin, gusto nating iwasan ang conflict, madalas ay nagiging bahagi siya ng ating buhay. Kaya nga, hindi maiwasan, nagkakaroon din ng problema kasi ang bawat individual ay may mga pagkakaiba tayong personalidad. No? May mga individual differences tayo sa ating mga paniniwala, sa ating mga behavior, no? Sa kung ating mga prinsipyo. So yung kaya magkakaroon ng occurrence, no, ng conflict. Yun nga, by nature, ang society, katulad din kung iugnay natin ang conflict within sa individual, sa mga tao, sa society din, ay ganoon din, walang perpekto. So may mga occurrence din ng mga conflicts, no, among sa communities o kahit nga sa mga officials natin sa iba't ibang institutions ay meron ding mga hindi pagkakaintindihan. So ang conflict, kung ating ibigyan pa ng malalim na kahulugan rin, ay nagiging isa na din siyang social, no, everyday social phenomenon natin yung conflict. Okay? So ang conflict rin, no, madalas mula siya sa simple lang, madalas nagiging mas mabigat yung kanyang naging epekto, no, sa relasyon ng halimbawa ng dalawang individuals. So ang conflict ay nagiging isang state, existing state of agreement or hostility siya actually sa pagitan ng dalawang tao. Kasi minsan, yun nga, may individual differences. Ang isa, hindi niya gusto yung kanyang opinion. So, madalas magtatampo siya or hindi na sila magkakasundo. Okay? May mga partido naman o ang mga individual, okay, iba-iba yung kanilang mga views, no, yung mga posisyon nila. Okay? Yung kanilang mga interests or mga concerns. Ang conflict rin, okay, yung iba naman, gumagamit na ng dahas. Okay? May iba na ang ating makikita natin sa mga iba't situation na madalas ang nagiging factors ay dahilan ng scarcity, no, problema sa mga resources, okay, sa community, so madalas magkakaroon ng hindi pagkakasunduan sa mga community. Okay? Or mga pang-international na level naman, nagkakaroon din ng mga trade disputes, no? Even sa politics, may mga international issues, nagkakaroon din ng conflict. Okay? So, parang everyday, meron tayong mga nakikita, okay, na nagiging witness halimbawa ng mga hindi pagkakasundo ng individual, ng mga grupo, no, ng mga partido man o ng community, within sa community, may hindi mga pagkakaintindihan.
may madalas din na ang conflict ay ang nagiging resulta po or away halimbawa ng mga clans. Yan. Away, hindi pagkakasunduan ng mga clans. Okay, ng mga pamilya. Okay? Madalas ay may ibang mga grupo or tribo ng mga ang mga tribo, okay, sa mga clan na ito ay gusto nilang magsagawa ng revenge, no? Magbabawi sila para sa nangyaring, no? Halimbawa kung may sitwasyon na pinatay yung kanilang kapamilya, hindi lang yan yung individual na yun ang apektado, but actually ang buong clan na ay apektado sa nangyaring pagpatay doon sa kanilang kasama sa pamilya. So ang ginagawa ng apektadong pamilya ay nagkakos sila ng nagko-commit, no? Nag-a-act sila ng next ano nila step ay to do revenge or killings, okay? Doon sa pamilyang pumatay sa kanilang kasama. Okay? So sa ibang mga tribo, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, madalas pa rin itong okay, na pra-practice actually. Kung sa Pilipinas, halimbawa, yan, okay, ang mga causes ng conflict kasi ay nagdepende, no, sa sitwasyon. Okay? Kung sa Pilipinas, dahil iba-iba tayo ng mga kinabibilangan na tribo, okay, may mga iba't ibang relihiyon din, okay, ang kwento ng kanilang hindi pagkakasundo, okay, halimbawa ay may ibang binabalikan yan siya sa kanilang history, no, sa kanilang nakaraan. So ang conflict pwedeng pang-personal, okay, ang dito sa kaso sa Pilipinas talaga mula sa may Batanes hanggang dito sa may dulo ng Mindanao ay ang mga causes ay pwedeng pang-personal, pwedeng pang-pamilya, no? Or pwedeng buong angkan ang apektado ng kanilang hindi pagkakasundo. Sa Cordillera, halimbawa, sa Northern Luzon, ay, yun nga, meron silang tinatawag na budong, conflict, no? Na madalas nangyayari yung inter-village warfare nila at saka revenge raids. Kasi nga, nagkakaroon madalas ng hindi pagkakasundo, no, sa kanilang boundary, sa kanilang mga lupa, okay, at mga competition nga sa mga economic resources. Kaso lang, dito din sa Mindanao rin, okay, karaniwan nangyayari itong tinatawag na rido, okay, sa mga grupo ng mga Moros, or madalas din sa grupo ng mga Lumad, tinatawag na pangayaw. Ito na yung because of conflict, magsasagawa sila ng kanilang feudal killings, no? Magre-revenge sila. Sa local term, tinatawag siyang pangayaw. May iba tinatawag itong maghahat, pagdumot, or rido, okay, sa mga Lumad. Sa grupo ng mga Moros, may ibang tinatawag na pagbanta, pagbuno, mamuli, kasap, pagbawos, lido, rido, or lido. Lido, rido, rido. Pero ang conflict, ang hindi pagkakasundo, hindi yan siya lifetime. Kasi madalas, nagkakaroon din yan siya ng solusyon. So, mangyayari, nadadating sa punto na ang dalawang grupo o partido, ang hindi magkakasundo ay mag-uusap at kanilang ireresolba ang kanilang problema. So, nagkakaroon ng conflict resolution. So, international na process, common ito, pinapractice ang conflict resolution. Pero ang may magandang pag-aralan din related sa conflict resolution actually, ang hindi masyado din na pinapansin, walang masyadong narratives, ay ang patungkol sa indigenous methods ng pag-resolve ng conflict. So, sa aking lecture po ngayong araw, ang ipofocus ko po ngayon ay patungkol muna sa konsepto ng sanduguan. Okay?
At ang mga iba't ibang pag-aaral na ginawa ng mga iba't ibang scholars din po, mga Mindanaoan scholars, or mga may interest sa pag-aaral related sa sanduguan or sa English Blood Compact dito sa Mindanao. At ang patungkol sa Jandi or sa peace process ng mga Lumad sa Sarangani Province at itong Kaswala. Ano nga ba itong Kaswala? Okay? So, una, ang sanduguan. Sa unang outline ko po. Ang salitang sanduguan ay hango sa pinapaniwalaan na hango, isa siyang Visayan term. Hango sa salitang dugo. Okay? Sa English, blood. No? So, ang konsepto niya ay ang sanduguan ay iisang dugo, no? Of one blood lang. Okay? So, ang translation niya sa English ay itong blood compact. Okay? So, ang peace pacts natin sa indigenous ways, dito sa Filipino, sa Tagalog, no, ay ito pong tinatawag nating sanduguan. So, ito pong konsepto na ito ay common siya, no, sa nakaraan, pinapractice ng mga ninuno natin para sa kanilang, pagsisiguro na magkakaroon ng kapayapaan, no, within sa kanilang community. So, kung ating maalala sa ating mga natutunan sa kasaysayan, yung mga pagkakaroon ng confederation ng mga iba't ibang barangays, isinasagawa nila ang sanduguan para magkaroon ng matibay na alyansa, no? Magtutulungan sila kapag meron silang engagement sa war. Okay? So through sanduguan ay meron silang agreement, no, within sa kanilang ginawang ito. Ayon kay Professor Maria Bernadette Abrera sa kanyang pag-aaral, na ang peace pact nga raw ay ang indigenous way of concluding ng mga disputes natin between sa conflicting groups, ay malaking konsepto ng sanduguan ay ito yung pinakamatalik na pakikipagkapwa ng dating mga Pilipino. Kaya nga sacred yung pagsasagawa ng sanduguan, yung kanilang agreement, at nagpapatibay ng kanilang ugnayan, no, para sa lalong ikakabuti ng magkakasandugo. So intimate din yung parang naging relasyon ng dalawang involved doon sa peace pact na ito. Sacred yung kanilang agreement. Kaya kung hindi maiwasan, kung meron mang mangyayaring hindi pagkakaintindihan, pinag-uusapan na or kailangan ng ayusin, no? Iniiwasan 'yon, at kung hindi man sila susunod sa kanilang agreement, malamang merong consequences. Ang nagsasandugo ay, according naman po kay Sir Almario, ang sanduguan ay isang ritual ng mga sinuunang Pilipino. Okay, natanda siya ng kapatiran at pagkakaibigan. So, ang nagsasandugo actually din ay nagmimistulang magkapatid sila. So, kasi nga, yun na, gagawin na nila yung kanilang pact, okay? Maliban sa naging magkaalay sila, sila na rin ay parang magkapatid, no? Brother, siblings, parang ganyan. Okay? Nangangako silang magtutulungan sila at ipagtatanggol ang isa't isa hanggang kamatayan. So, ang bilang patunay ng kanilang kapatiran, mayroong magkasandugo na nagbibigay sa isa't isa ng katawagan. So, parang meron din silang manner ng pag-address, no, sa bawat isa. Maari rin silang maghati o magpalitan ng mga bagay tulad ng damit at kahit kasintahan. Okay? Ang pagpasok sa isang sandugo ay nakatutulong sa pagtigil o pag-iwas sa mga away at sa pagkakaroon ng kapayapaan. Sa kasaysayan, ang naging unang mga pangyayari na recorded sa atin sa mga primary sources ay yung mga sulat ng mga naging first explorers natin dito sa Pilipinas. Una yung sa expedition ni Magellan. Okay?
noong March 29, 1521 ay may naganap na kasi-kasi. Okay? Sa record ni ng kasama ni Magellan, si Hines de Mafra, ay na-record niya ang earliest blood compact sa ating kasaysayan. Doon sa Mazawa, okay, sa pagitan ni Magellan at saka nung raha, unang raha na kanyang na-encounter doon sa island, okay, in March 29. So si Raha Colombo at saka si Magellan ay nagsagawa raw ng sanduguan. Sa kanilang record, ang ginamit even ni Pigafetta na term ay yung common na term among the natives, ang kasi-kasi. Pero sa kanilang wika na sa Kastila, tinatawag nilang Pacto de Sangre. Okay? Ang next na recorded naman po, according sa mga primary sources natin, ay yung nangyari sa March 16, 1565, sa pagitan naman ni Legazpi at saka si Raha Sikatuna doon sa isla ng Bohol. Pero merong mga corrections ang ibang mga scholars na baka hindi si Legazpi raw yung talaga ang nag sa gawa ng sanduguan with Raha Sikatuna, and ayun yan kasi sa painting ni Juan Luna naka-emphasize talaga na makita ang representation ng mga Filipino natives during that time sa pagdating ng mga Spaniards na as the beginning of their conquest. Okay? So, ito po yung mga recorded na events unang na makita natin sa mga primary sources sa pagitan ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. So, bakit isinagawa ng mga dayuhang Kastila? Okay? At kung atin din i-analyze, kumbaga, ay naging part iyon ng kanilang tawagan ng kanilang role, no, part iyon ng kanilang pagfunction as kapitan ng expedition na para madali nilang makumbinsi at makipagkasundo sa mga natibo ay isasagawa nila yung mga practices na ginagawa din ng mga natives. So as a form niyan, ito yung pagkandak ng blood compact. Ang dagdag pa na eksplanasyon ni Arcilia ay ito yung nagiging process nung pagsagawa, no, ng sanduguan. The traditional rite of kasing-kasing was duly performed with Katunasan, and the day after, Katuna himself came aboard to repeat the same ceremony. They collected a few drops of blood from their arms, mixed them with wine, and drank the mixture. In their native tradition, since the same blood now flowed in their veins, they had become members of the same family, bound to observe loyalty to one another. So yung nagiging proseso nila ay ang pagkuha ng drops, no, droplets ng kanilang mga dugo galing sa kanilang arms at ihahalo nila sa kanilang local wine at doon, pag-mix na, ay iinumin ng dalawang involved sa sandugo. So, ang ibig sabihin yun nga, katulad na nabanggit ko kanina, ipinapalagay na isang dugo na sila, ang dalawa. Ang grupo ni Katuna, ang si Katuna at saka si Legazpi. So, maliban sa magkaalyado na sila, sila na rin ay, no, magkapatid. Okay? Representation of siblinghood. So, sa ancient blood compact, yun nga, ang naging band, ang ritual na band ng pinapakita dito, representation na ng pagiging magkapatid, no? Siblinghood. Okay? Siblinghood was the ideal norm because ang siblings believed to be, parang makita natin, ang share a common blood substance, no? Kaya nga, parang maiisip natin kapag nagkakaroon ng away, apektado ta ang kapatid natin, parang apektado din tayo doon, no? Sa kanyang na-experience. So parang blood is thicker than water. Okay?
Pero kay Sir Ambet Ocampo, yung kanyang pagtingin sa sanduguan ay isang diplomatic, no, na process. Ang sanduguan raw sa kanyang interpretasyon ay isa na siyang treaty of peace na kinakailangan sa panahon na yan ng mga Kastila. Okay? Ito na yung pinapakita na diplomatic, no? Na kung i-ano natin, i-ano natin sa modern framework sa diplomasya, ay isa itong proseso ng pagkikipagkasundo talaga sa pagitan ng dalawang grupo o sa magkaibang nation, no, sa pagitan representation ng mga Filipino natives at saka ng Espanya. So nag-agree ako sa idea po ni Professor Ambet Ocampo. Okay? So ang sadyandi, ito po yung tawag dito sa Mindanao sa grupo ng mga Blaan, lalo na sa mga Blaan at mga Tagaolo, ang tawag sa local term nila ng pagkikipagkasunduan ay sadyandi. Okay? Yung kasi-kasi, nalaman natin na ito yung native term talaga na ginagawa ng mga Visayans, at ang budong naman ay doon sa grupo, doon sa Cordillera. Okay? So, yun nga, ang nabanggit ko kanina, ang pinakamagandang topic din, subject na pag-aaralan patungkol sa proseso, no, ng pagsasagawa ng resolusyon ng mga conflict ay sa pamamagitan nitong mga kwento ng mga indigenous methods. So, ang aking pag-aaral ay nakatuon actually paano yung mga process, no, anong kwento ng mga Lumad dito sa Mindanao ang kanilang pagsasagawa o pagre-resolve ng kanilang conflict. So marami na din pong mga pag-aaral ang isinagawa ng mga anthropologists, ng mga historians related po sa peace process ng mga Lumad. Okay? Kung ipo-focus po natin ang Mindanao, ang alam natin, ang Mindanao ay tinatawag siyang home of the tribe people. Ibig sabihin, binubuo ito ng tatlong grupo na because of the historical events mula sa mga indigenous na mga inhabitants, grupo ng mga Lumad at ng mga Moro, ay may nag-migrate din ng mga Kristiyano na galing sa Luzon at saka sa Visayas. Kung makikita po natin sa mapang ito ng Mindanao, ay makikita po natin ang mga present nila, no, ng mga areas saan nag-i-inhabit presently, naka-settle itong mga grupo ng mga Moros at saka ng mga Lumads. Yung darker na green, ito po yung mga areas na traditionally ang grupo ng mga Lumads talaga ang mga nakatira. No? Sa panahon na ito ng pagsakop pagdating actually ng mga Kastila hanggang 1576 hanggang 1898. Ang yellow, yung sa grupo ng mga Moros, okay? At saka yung sa gitna ng Mindanao, ito yung mix, no, na nag-i-inhabit ang dalawang grupo, ang Moro at saka ang Lumad, sa panahon bago pa dumating yung mga Kristiyanong mga migrante. Okay? So, ano po ba ang Lumad? Sa mga nag-aaral po sa Mindanao, ay nagiging familiar sila sa salitang Lumad, or madalas nababanggit na din po ito, nagiging aktibo po ang mga Lumad sa mga iba't ibang mga activities ngayon na related sa kanilang pag-claim, halimbawa ng kanilang ancestral domains. Pero kung ating ititrace po, ang salitang Lumad ay hango sa Visayan word nang ibig sabihin ay natives, born from the earth. Okay? Hindi po sila mga Moros, ang relihiyon po nila ay hindi Islam. Okay? Sila po ay mga indigenous groups. Madalas ay hanggang ngayon pinapractice pa rin po nila yung kanilang mga indigenous beliefs, no? Mga worship beliefs nila at mga traditional practices. Okay? Meron silang mga healers,
no, traditional healers, mga leaders, no, traditional leaders na namumuno sa kanilang grupo. So sila yung mga indigenous non-Moro groups dito sa Mindanao. Ang pangalang Lumad ay nagmula sa isang grupo, no, na pagkatapos ng martial law, nung magkakaroon na ng bagong constitution, ng naging 1987 constitution natin, ay ipinakita din ng mga Lumad, nirepresent nila yung kanilang grupo na pakinggan din yung kanilang boses, no, prior sa pag-craft ng 1987 constitution. So yung grupo ng Lumad Mindanao Federation, Lumad Mindanao Federation, People's Federation, sorry, ay nagtipon, nagpulong noong June 26, 1986 sa Kidapawan City, at pinag-usapan nila kung ano yung kanilang mga gustong ang mga hinaing nila at iparating doon sa pamahalaan, sa gobyerno natin. Out of the 18 tribes, ay 15 lamang ang nakadalo. Yung hindi nakadalo ng mga grupo ay ang grupo ng mga Tiboli, Teduray, at saka ang mga Subanen. So doon nila kinonsider general agreement na ang tawag sa kanilang grupo, magre-represent sa kanila dito, mga non-Moro indigenous group sa Mindanao, ay tatawaging Lumad. Sa ngayon, sa ating record, at least 18 sila na grupo na present dito sa Mindanao, ang grupo ng mga Lumad. So makita po natin sa may right side ng box ay listahan ng mga identified na grupo ng mga Lumad dito sa Mindanao. May Ata, may Bagobo sa Davao, no, mga Banwaon sa Surigao del Sur, ang Blaan. Ang gusto ko din po sabihin na ang tamang pagsusulat po ng pangalan ng term ng Blaan ay walang apostrophe. Yan. Tapos mga grupo ng Bukidnon, Dibabaon, Higaonon, Mamanwa, Mandaya, Mangguwangan, Manobo. May mga subtribes pa ang mga Manobo dito sa Mindanao. Mansaka, Matigsalog, Obos, Subanen, Tiboli, Tagakaolo, Talaandig or Tigkalasan, at saka ang grupo ng mga Tiruray. So yan po sila yung mga identified natin ng mga Lumads dito sa Mindanao. Ang proseso po ng kanilang pagsettle ng kanilang conflict, ang grupo ng mga Lumad, ay merong dalawang uri. May traditional po at saka non-traditional. Kung ati pong i-recall naman din po ulit, ang after na sa martial law, no, meron ng constitution, ay naka-integrate na din doon sa Local Government Code 1991 ang pagkakaroon ng intervention, no, ng barangays sa pagsettle ng kanilang mga dispute. So, meron ding non-traditional na pagsettle. May iba naman, sa traditional, ang mga identified na methods nila sa pagsettle ng conflict. Mamaya ay ipapakita ko po yung mga ibang halimbawa ng mga Mindanao studies related dito sa traditional na pagsettle ng conflict. Malalaman natin na may mga grupo pala na ang way ng traditional na pagsettle nila ay, no, pag take ng oath gamit ang kawayan, no, ang rattan vine, okay, tinatawag na tampuda tubalagon or tampura tubalagon. May iba naman sa pagbayad ng payment, no, of indemnity or paying of manggad, kung ano yung gustong hihingiin, kabayo, mga antique jars o mga importanteng mga materyales. At saka ang iba, pagkatay ng baboy, ng pig, yan, o tinatawag na pamalas or singapo. Okay? So, ang proseso niyan, meron yan siyang step-by-step actually din po sa pagsettle ng conflict. Okay? According kay Durante, 2005, ang pagsettle ng conflict sa traditional ay na may nagpapagitna, merong nagiging mediator. Okay? May isang dato din. Okay? So, kung may conflict, may mag-mediate para mag-umpisahan na nila ang pag-negotiate ng kanilang pag-resolve, no, ng conflict. So, magde-declare na ng pagtigil muna ng kanilang gulo or ng kanilang conflict. Ang mediator,
ay siya yung magpa-facilitate kung ano yung magiging terms and conditions sa pagitan ng pag-resolve, no, ng gusto ng mga ng dalawang partido. Okay? Merong mangyayaring constant na dialogo sa pagitan ng dalawang partido. Then yun na, sa pag-meeting nila, pag-uusapan na nila doon magkano ang babayaran, no, sa manggad, mga payment, at gagawin nila yung kanilang pag-swearing. Ito na yung tinatawag natin na sa wika ng mga Pilipino, sanduguan. Okay? Sa mga ibang grupo ng Lumad, tinatawag na tampuda. Sa mga Blaan ay tinatawag na sadyandi. Okay? May iba, para naging ebidensya, ay ginagawa nila ang pagpirma ng written agreement. Pero madalas, ang practice ay pinapasa talaga siya orally sa mga sumusunod na generations, no, para iaalaala yung kanilang sacred agreement sa pagitan ng mga involved sa sanduguan. At yun, pagkatapos ng kanilang pagsagawa ng oath-taking na, ay ito na yung pag-celebrate. So meron na silang celebration. Okay? Hindi lang ng involved na parties, but pati yung apektado ng mga community. Okay? So, may isa po tayong halimbawa na aklat. Comprehensive po siya na aklat na na-publish noong 2007. Ang editor po ay si Wilfredo Magno Torres III. Ito po ay mga kwento ng mga Rido dito sa Mindanao. Sa tulong po ng United States Agency for International Development or USAID at ng mga iba pang mga academic institutions at mga Mindanao-based civil societies, ay na-compile po nila yung mga iba't ibang traditional method sa pag-settle ng mga conflicts or disputes dito sa Northern Mindanao lang po actually. At saka sa portion ng mga may Muslim areas actually. Okay? So, ang isang magandang aklat, parte ng libro dito sa Rido ay yung sulat ni Naborton, Matuan, Poingan et al. Ang mga pag-resolve, no, ng conflict, group conflict dito sa may Northern Mindanao. Focus siya sa grupo ng mga Lumad, sa tatlong communities. Sa grupo ng mga Manobo, Matiksalog Manobo, sa San Fernando Bukidnon, sa mga grupo ng Higaunon sa Claveria, Misamis Oriental, at saka sa grupo ng mga Talaandig sa Bukidnon. So, sa kanilang obserbasyon, hindi lang purely na traditional yung practice na pag-settle ng disputes ng mga grupo ng Lumads, but actually, nahaluan na din siya ng non-traditional na beliefs. Kasi pag halimbawa, yung mga mabibigat na ng mga conflict, okay, na hindi na ma-intervene ng mediator sa kanilang community, ay mag-i-intervene na din, hihingi na sila ng tulong doon sa barangay. Okay? Para lang mapanatili yung kanilang social order at saka no, kapayapaan doon sa kanilang community. So, dagdag pa sa sinabi ni Laborton et al. Okay? So, yun nga, hindi pinapractice actually yung written, no? Ang pag-observe nila sa kanilang traditional na beliefs, ang mga written law. So, madalas mga based on sa kanilang mga customs. So, pag mag-resolve na sa pag-aaral ni Laborton, ay nakadepende doon sa mga customary laws nila ang pag-settle ng disputes ng datu. Okay? So, ang sa kanilang pag-resolve, ang sa payment halimbawa, ay tinitingnan nila ang value, no, ng ginawang mali na nag-cause ng conflict. Yun yung magiging equivalent na payment sa offense na nakomit nung nag-commit na ng mali, okay? Nag-cause ng conflict. So, may iba na hindi madalas sa usapan, okay, na mag-cause na talaga siya ng rido. Yan. Madalas ginagawa ang killing, no, or feudal killings. Okay?
Pero ang gusto ng mga Lumad din, iniiwasan nila na magkaroon ng direct na mag-lead into killing. So yung iba, yung may iba na nag-trend dati na ginawang pangayaw, no, pagpatay talaga sa sinong mga individual na kanyang ma-encounter. Yan. Kasi sa kanyang prinsipyo, sa kanyang paniniwala, okay, ano yan siya, parang guided siya ng kanilang invisible spirit, sa kanilang guardian spirit na kailangan talagang i-act yung pag-revenge sa nag-commit ng kasalanan. Okay? So, ito yon ang ginagawa ng traditional na pag-o-taking na nila, yung tinatawag na tampuda to balagon. Yung sa ibabang picture ay yung dalawang involved na party sa hawakan nila yung dulo ng kawayan. Okay? And then, ang officiating dato, siya yung magpuputol, no? Signal na tapos na yung kanilang hidwaan, yung kanilang conflict. At magsisimula na yung kanilang kapayapaan. Okay? Tapos, pagkatapos dyan, ay magkakaroon sila ng celebration. So, in some cases nga, pag hindi talaga ma-resolve ang conflict, kailangan talagang merong pagsasagawa ng pangayaw na yung maghahat. Yan. So, gusto nilang makapatay para makabawi, ma-satisfy sila sa kanilang sarili. Sa grupo ng mga mamanwa sa pag-aaral ni Tumakin, sa Caraga region naman, ay ang nagiging mediator ay tinatawag na dakula. Okay? At inaasi siya ng mga iba't ibang miyembro pa sa kanilang community. Tinatawag na malaaser, ang mga council ng elders, at may mga group, may baylan as the healer. So ang ginagawa, ang guilty na person, yung nag-commit ng mali, na nag-cause ng conflict sa kanilang community, ay kailangan magbabayad ng fine. So madalas, ang pagbabayad niya ay ito, pagbabayad ng pig. Okay? Ang baboy ay kinakatay at saka yung blood niya, yun yung iinumin ng guilty na nag-commit ng mali na nag-cause ng conflict sa kanila. Kung hindi naman, pag mga malakihan na, mga major offenses na, okay, dinadaan na siya sa non-traditional din nila na pag-settle ng conflict. Okay, so may intervention na ng barangay. Okay? Or kung hindi naman, madalas ginagawa nila itong sa pag-aaral ni Tumakin ay ang punishment doon sa guilty person, aside sa pag-inom ng blood, no, na pag-oath niya, na hindi niya uulitin yung gagawin, ay magkakaroon ng forced labor sa kanya. No, o yayuanan ang tawag. Okay. Sa grupo ng mga Agusan Manobo, meron din sila doon sa northern, sa Eastern Mindanao, sorry, ay merong tinatawag na pamalibad. Okay? Itong pag-aaral ni Buen Consejo 2003, mayroon siyang tracing mula sa nangyari in 1631 na revolt ng mga nitibo against sa mga pari, no, na nag-attempt na i-force na i-convert yung mga natives during that time. So, sa kanyang pag-aaral, ay trinace niya na yung blood compact noon ay parehas lang din na isinasagawa at inobserve ng mga Agusan Manobo sa eastern, sa area sa may Caraga during that time. Pero sa present na, sa kanyang pag-aaral, hindi yung mga Kastila na yung kanyang naging kasundo ng mga Agusan Manobo, but actually, yun na yung mga coastal Visayans na mga kasama nila sa kanilang community na naninirahan. Okay? So, ang gusto nilang panatilihin, actually, na mayroon pa ring peaceful na relationship among the Lumad, mga Agusan Manobo, at saka ng mga Visayans. Kasi may nangyayari na, nagkakaroon na din ng intermarriages between dito sa dalawang grupo. So, para ma-avoid ang conflict, no, hindi maglala yung kanilang conflict, ay ginagawa na nila itong pamalibad ang tawag. So,
ang ibang mga rights pa na kanilang ginagawa ay kailangan nilang pumatay ng pulang manok, no, na tinatawag nilang saliling. Okay, yung dugo na yon, yun naman yung kanilang iinumin, no, ihahalo din sa local wine or may iba kasi na liquor, kung anong available na liquor nila, then dalawang involved sa sandugoan na yan, sa blood compact, ay mag-iinom ng dugo na yun. Yan. So, maraming mga pag-aaral pa ang ginawa ng mga experts dito patungkol sa mga traditional rights na kailangan pa actually ng mga ethnographic studies related po sa grupo ng mga Lumad, most especially. Okay? Sa ngayon, ay aking ikikwento po ang paano naman po dito sa may Southern Mindanao, kasi majority po ng mga ethnographic studies, no, ng mga peace process ay doon sa northern, sa eastern, no, or even sa may sa Davao, meron din. Okay? So dito naman sa may South Cotabato ay nagsisimula po tayong mag-conduct ng mga pag-aaral related po sa kanilang conflict resolution. Okay? Ang tinatawag na sajandi ng grupo ng mga Lumad na naninirahan sa probinsya, sa munisipyo ng Malongon sa Sarangani province. So, kung makikita po natin, ang Malungon po ay isa sa munisipyo ng Sarangani province sa Region 12 Soksarjen. Ito po yung kanyang mapa. Majority po ng mga indigenous groups na naninirahan sa Malungon, munisipyo ng Malungon, ay ang grupo ng mga Blaan at saka ang mga taga-Kaolo. Sa pangalan ng Malungon, may tatlong versions bakit Malungon ang tawag sa lugar na yan. Ang isang kwento nila, ang Malungon ay hango sa salitang isang endemic na puno, no? Na dati makikita pa pero ngayon ay ayun nga, abundant siya dati, ngayon ay endemic na yung tree na yan. Possible, yun yung tawag sa tree, sa puno na yon among the group. May isa naman tinitrace sa isang river, no? Tawag sa river na yan, kung makita natin sa mapa. Okay? Yung pulang linya. Okay, may Malungon River. Okay? Nagiging ano din siya, parang importante siya na resources actually sa dalawang grupo. Okay, source of water para sa kanilang farming. Ganyan. So, possibly, they believe ng isang version ng bakit Malungon ang tawag sa kanilang lugar ay dahil sa presensya ng river. Pero may isang kwento na ang salitang Malungon ay hango sa nangyaring sanduguan or sajandi sa pagitan ng dalawang tribo. Sa pagitan ng Blaan at ng mga taga-Kaolo. Hango sa Malngan, nang ibig sabihin ay it's done, tapos na. Okay? Tapos na ang ano, yung kanilang hindi pagkakasundo dati. Tinapos na ng dalawang grupo na nirerepresenta ng kanilang mga tribal leaders. Kung makikita po natin sa mapa, sa may eastern part po ng Malungon, ito po yung territory, majority po dyan ng mga nakatira ng mga Lumad ay ang mga taga-Kaolo. Okay? Kasi pinapaniwalaan na possible nag-migrate sila dyan o na nag-inhabit, no? Na na-attract sila sa abundance ng resources, no, sa may Malungon, galing sila sa may Malita, sa Davao Occidental. Yan, area. While ang mga Blaan naman dito sa may western part, okay, sa foothills ng Mount Matutom sila, may ibang grupo doon at may iba na nagsettle na dito papunta sa may area. Okay, dito sa may Malungon. So, at present, may mga ano na sila, traditional, no, na mga tawag niyan, groups, no? Yung Lamlepu sa may Malungon, meron na sila museum representing the heritage, yung cultural heritage, I mean, ng mga Blaan, as well as ang
ang mga taga-Kaolo ay meron na din silang schools of living traditions pala. Yun po yun siya. Sa dalawang grupo na makikita ngayon sa may Malungon. Okay? Dati, tinatawag na Kukob ang area ng Malungon. Or yun nga, among the municipalities ng Sarangani province, ang Malungon ang landlocked. Wala talagang tubig surrounding na, malaking bodies of water na nagsasurround sa area na yan. Nandyan talaga siya sa may bundok, no? Bundok na area. Okay? So, ito po yung sinabi ko kanina na may mga schools of living traditions na sila, ang mga Blaan at ang mga taga-Kaolo. Okay? At present. Nagustuhan nila pareho ang area. Yun nga, suitable siya for their economic interest. Abundance ang resources. So, yung mga kailangan nila na pagkain, no, ay makukuha agad nila para sa kanilang hunting, mga forest products, at lalong-lalo na ang land, no, ay fertile, no, very makabenefit ang mga community. Nung nagsimula na ang programa ni President Manuel Quezon, o prior pa man sa pagsimula ng settlement program ng National Settlement National Land Settlement Administration, ay may mga dahan-dahan nang dumating itong mga iba't ibang migrante, no, galing sa Visayas or sa Mindanao. Pero itong isang kinikilalang unang migrante na pumunta doon sa area ay si Guillermo Constantino na mula Panay. Okay? Si Constantino raw ay naging isa sa witness ng nangyaring conflict at naging witness din siya sa nangyaring agreement, no? Pag-agreement sa pagitan ng Blaan at ng mga taga-Kaolo. So, ano ang mga reasons kung bakit nagkaroon ng conflict sa pagitan ng Blaan at ng mga taga-Kaolo? Una, yung pag-aagawan ng babae, ng asawa, yun yan, eloping others' wives. Territorial disputes. Okay? Kasi nga hindi din sakto ang sistema, asan ang boundary ng kanilang community. O madalas, yun nga, hindi maiwasan, trespassing, no? Stealing of their resources, at iba pang mga unsettled na mga debates nila or mga hindi napagkasunduan. At madalas, kapag nag-escalate na yung kanilang conflict, nag-engage na sila sa feudal killings, itong pangayaw. So, ang kinikilalang tribal leaders during that time, okay, 1930s, ay sina Dato Balke Malon, Dato Untik at Dato Umpe ng taga-Kaolo. At sa grupo naman ng mga Blaan, ang mga pinuno ay sila Dato Bahal Tolentino, Dato Mansigin Pangilin at si Dato Tano. Parang sila yung mga nagiging pinuno, no, kapag merong plano na magsasagawa ng pangayaw ba or merong mga retaliation, no, halimbawa sa pagitan nila. Okay. Hindi nagtagal, yun nga, may interference na ng presensya na ng mga migrants kasi parang magkakos na din siya ng mag-escalate pa yung conflict nila kung magdadagsaan na din yung mga iba't ibang migrante pa. So, napagkasunduan ng dalawang grupo na sasagawa na nila yung kanilang indigenous na pag-resolve ng kanilang conflict. Hindi lang sa pagitan ng mga leaders na yun ang conflict, kundi apektado din po ang kanilang clans. So yung ang kanilang proseso, okay, ay magsasagawa sila ng tinatawag na sa Jandi. Okay? Ang kwento ng isang descendant, no, nung representative naging part nung pagsandugo o ng pagsajandi, ang kwento niya ay ipinapasa-pasa ito, no, ang kwento ng conflict sa kanilang sunod sa kanilang mga next na mga generations. Okay, sa mga anak, pinapasa-pasa siya. So, may mga ang kanilang basis
ng kanilang accounts ay oral transmission, no, yung kanilang nalaman. So sa kanilang paniniwala, ang pagsasagawa ng sadyandi ay para ma-cleanse yung kanilang mga grievances. So mga kakalimutan na nila yung kanilang mga hindi pagkakasundo. Okay? So sa community, ang dalawang grupo ay magkakasundo na merong magiging mediator sa kanila. Madalas ang mediator ay yung hindi kabilang sa kanilang community. So pipili sila ng ibang tribal chieftain sa ibang lugar para siya yung magpapagitna. Yan. So yung tribal chieftain, siya ang nagiging witness din ng kanilang sacred agreement. Nagiging facilitator siya, no, para pag-usapan yung mga terms and conditions within sa kanilang agreement. Nagiging judge din siya, okay? Kasi nga may constant dialogue siya sa mga grupo, ay makikinig siya sa mga statements ng dalawang involved na parties. At nagiging conductor din siya, siya ang magiging conductor ng ritual o ng pag-o-taking ang sadyandi. Ang sanaganap na sadyandi sa Malungun po, ang naging arbitrator o yung naging mediator ay si Dato Gaspar Danwata na mula sa Malita, Davao Occidental. So, pinapaniwalaan na siya yung naging tagapagitna kasi nga malaki din yung kanyang clan doon sa Davao Occidental. Meron din siyang good financial standing at respetado siya ng kanilang community. So, wise man din siya, no, kinikilala. Elder. Ang pag-resolve po ng conflict, according sa mga grupo ng mga blaan, ay dapat mag-last lang siya ng 10 days. Kasi kung hindi, mas lalo yun siya mag-escalate. So, pero actually, magdepende din naman ang pag-settle ng conflict. Pero as soon as possible, nire-resolve nila within 10 days. Ginagawa nila ang pag-settle ng conflict hindi sa bahay ng involved parties, kundi sa bahay ng dato. Pero ngayon, meron na silang tinatawag din na Kaspala Hall. Okay. So, katulad sa mga proseso kanina, na mga nabanggit natin na halimbawa ng mga pagkakasundo sa mga iba't ibang lumad, gumagamit din dito ng dugo. Yan. Ito yung main element. Okay. Hindi sa arms, no? Hindi sa baboy, hindi sa manok, pero yung blood na iinumin nila ay galing dito sa may malapit sa puso, near heart proximity, susugatan nila, no? And then yung droplets na yon, ihahalo nila sa tubig or wine doon sa may kopra, no? Parang yun yung magiging yun yung magiging baso nila para pag-inom ng kanilang blood. Ayan, no? Small amount of water. And then, they will drink it in the same cup. So, katulad ng representasyon natin ng sadyandi, kanina ay, ano na sila, magkaalyado, magkapatid na din sila, yung dalawang involved sa sadyandi. Okay? Ang dato as the mediator ay meron siyang ichachant, no, sa ritual after sa pag-inom ng blood, okay? Sa pag-transcribe natin sa English, ito na po yun siya. Okay? May mga importanteng elemento dito na i-mention talaga ng dato, no, ng mediator. Binabanggit niya ang presensya din ng mga busaw o ng mga supernatural beings, ng mga espiritu. Kasi maliban siya na siyang physical witness ng kanilang sacred agreement, nandyan din po yung busaw para siya yung nagiging considered na parang may guidance po ng kanilang mga invisible beings sa kanilang ginawang sacred agreement. Kasi kung hindi mag-comply, no, hindi mangako, hindi tutuparin yung kanilang pangako sa bawat isa, yung sa kanilang sacred agreement ay merong punishment. Yun nga, mag-cause ng sickness at death sa kanilang family. So, ang busaw na ang
magtulong kumbaga sa pag-cause ng punishment. Next po, may iba namang proseso ang iba din ng mga mga blaan, ang pagsagawa ng sadyandi. Kung hindi man din po sa blood, ang ginagamit din po nila, katulad kanina sa grupo ng mga manobo, ay yung ratan. Ito naman, ang ginagamit po nila ay ang abaka. Yan, maghahawak po sila sa dulo ng abaka, yung tinatawag nilang lano. Tuupo sila sa rice mortar, no, yung dalawang involved. And then, yan, mangangako sila, ang mediator, ang dato, magchachant siya na ito yung magsisimbolo ng kanilang agreement. And then, yun, puputulin din yung rope, yung abaka rope. Okay? May iba naman ay ang pagsunog. Kung walang abaka, kung hindi nila gagawin yung blood, paggamit mixture of blood, ginagawa nila itong pagsunog or blowing of the fire. So, may particular silang ginagamit raon ng mga para madali pang apoy, no? Sa gagamitin nila itong tinatawag na tanim na salong or pili. Yan. So yung dato naman ay magchachant siya ulit. Yan, magsisimbolo ng fire. So meron akong video na ipapakita po mamaya na halimbawa nung pagkandak ng sadyandi, no, gamit itong method na ito. Pagsindi ng apoy. Okay? Within na din sa sadyandi, after niyan, ito na yung sinabi natin na process kanina na magbayad, no, mode of payments na nila. Okay? So after sa killing ng white chicken sa ritual, pag-uusapan nila ano ang mga payment, mga materials as their payment sa kanilang reconciliation. So madalas ang in-exchange nila ng mga materials ay yung mga importanteng bagay sa kanila like kampilan, kamagi, no, mga agong, bangkaw at saka ang mga kris. Okay, or dagger. Ang iba naman din, yung hindi gamit ang blood, hindi ang abaka rope at saka ano din pala ang tawag niyan, yung apoy. Ang ginagamit nila po, yung mga simple ito na mga sadyandi ay paggamit ng luya, ginger. Okay? Pero mula sa ang ginger ay may halo sila ding dugo tapos yung ginger na yon, yung luya ay kanilang ikakain. Yan, kakainin nila na symbol ng kanilang pag-agree sa sacred agreement. Okay? At saka ito din, paggawa ng manika, no, gamit yung mga dahon o mga trees, mga skin ng puno, okay? Gagawing manika, okay, para simbolo din ng kanilang pakikipagkasunduan. So merong iba't ibang uri, pwedeng may mixture ng blood or pwedeng wala. Okay, traditional nila. So, ang katanungan, may expiration ba ang kanilang agreement? Meron po siyang agreement. Meron po expiration ng kanilang agreement, actually. So, yun nga, kasi nga, sacred yung mga statements, yung chant ng datu na dapat gagawin ng mga involved na parties. So, magkakaroon na expiration if the actors failed to instill the meaning of their agreement, most especially pag hindi na transmit doon sa kanilang mga descendants or nakalimutan na ng kanilang mga succeeding generations. Mapuputol na din yung kanilang sadyandi. Or, ang mangyari, hindi na ginagawa ang sadyandi, hindi na pinagpapatuloy yung kanilang tradisyon, tapos na din po ang sadyandi. Sa ngayon, yung sinabanggit natin kanina na kaspala, kung saan ginaganap ang kanilang pagsettle ng problema, sa kanilang version, lalong-lalo na sa community ng mga blaan, ay may iba't ibang meaning ang kaspala. Una,
Kasi nga, blood brothers na sila, no? Magkapatid na sila sa pagitan ng Sajandi, ay yung kanilang pagpangako ay walang katapusan yan siya. So, madalas ginagawa ang papatuloy pa rin siya, no? Lalo na halimbawa sa kanilang mga daily activities. Kung merong mga hinihingi na tulong, no? Ay tutulong din yung dalawang apektado pamilya. So, may endless giving nga raw ang CAS pala. Ikalawa, yan, pagtanaw ng utang na loob. So, kailangan na hindi talaga i-violate yung kanilang conflict. Eh, kung merong violation, parang kinalimutan na din yung kanilang pinagkasunduan. Then, yung may paniniwala nila na ang punishment ay may cause din with the presence of the busaw, yung mga supernatural beings. May iba, ang CAS pala, ang interpretasyon nila ay during sa pagbibigay ng dowry doon sa mga lalaki sa pamilya ng gusto niyang aasawahin babae. Okay? So, sa present po, itong CAS pala ay pinapractice po ng communities ng mga Lumad dito sa May Sarangani province. At sa tulong po ng Indigenous People's Rights Act, mas napaigting po yung pag-e-implement nila ng pag-settle ng kanilang conflict or disputes doon sa may CAS pala. Okay? Ang tawag na formal talaga standard sa CAS pala na ito ng kanilang nagiging mediator, yung nagiging mandatory representative, no, ng Indigenous people. O tinatawag nila sa kanilang local term as bongpulong or the wise man. So sa CAS pala, pinipili nila ito sa ang method na ito para pagsettle kasi mas mabilisan na hindi magastos. Okay? Wala nang legal counsel na kailangan at hindi pa madalas na makulong, no? Kailangan na lang magbayad sa kanilang mga na-commit, ma-payment sa mga damages. At saka hindi na siya makaabot talaga directly doon na sa may barangay system. So, nandyan na yung mandatory representative para mag-mediate sa mga conflicts sa project na ito na CAS pala. So, meron pa akong ipapakita na video. Ito pong halimbawa ng CAS pala ng isang napili dati, no, na representative. Tres anyos ninyo, usa ka Blaan tribe, napili ko tribal chieftain ni adtong 1978 diri sa barangay Tuyan, malapatan sa Rangani province. So, ang traditional sistema sa hustisya sa paghusay sa mga Blaan, sa mga IP, usa pod na nga pamaagi na kiniadto pa base dito sa muang mga katigulangan sa customary law, no, sa muang kultura ng mga Blaan na sama sa paghusay ng mga conflict. Ang pamaagi na mo sa sistema, sa tradisyon, sama sa naay mag-ilog og asawa, kung kana nga mahatag sa tribo ang husay. Ginatawag nga pagkaspala. So ang sistema na mo sa paghusay, kung pila ang nasungod, so kato nga himo to siya doblado. Imbuha, 5 kabuo ka kabayo ang nasungod. Kato, mauli to siya o 10 kabuo kabayo plus
ang pagputol sa relasyon ang pag-ilong penalty o usa ka buok nga kabayo. Ngina na ang amo ang sistema base dito sa mo ang tradisyon. So ang paghusay sa tribo mas mapadali, no? Mas mapadali. Kay kada ang amo ang customary law base dito sa mo ang kultura isip nga mga tribong blaon. So ang isip nga tribal chieftain pangulo sa tribo diri sa mo ang komunidad mismo diri sa barangay Tuyan malapatan sakop sa probinsya ng Sarangani, amo ka nang ginatun-an o ginastudy nga mo research kami nga base dito sa mga katigulangan o dunay mga kung maghusay ang mga katigulangan dito kami mag magkuha og pamaagi nga inana ang sistema paghusay. Ini nga tradisyonal base sa mo ang kultura mao ni pinaka importante nga i-adapt, ipadayon. Kay tungod, mas madali ang pagresolba sa kaso kung iagi sa customary law na dito sa muang sistema sa paghusay na ginatawag nga kaspala. So ako, nahimong tribal chieftain, ginatuon ako, ginastudy na ako kung unsa bagyod ang tinuray nga ustisya base sa muang kultura. So, usapod na nga ginauhag na mo sa tanan kana nga mga sistema inautunta nga kana magpadayon hangtod karon sa mga kaliwatan kay kana nga tradisyon pamaagi kiniadto pa sa mga katigulangan labi sa mga elders so hangtod karon ginaadap ang sistema sa paghusay. So, sa ngayon po, yung sa Jandi, ay hindi na lang din po siya actually within lang sa, no, sa mga conflict within, among sa family, sa individuals, or sa clans. But actually, pinapractice na din po ang sa Jandi na parang intertribal unity po siya. Lalong-lalo na yung mga Lumads ngayon ay nagiging apektado po siya sa mga iba't ibang issues na may kinalaman sa mga, lalong-lalo sa development. No, sa sustainable development na kanilang communities, maaapektuhan yung kanilang mga ancestral domains. No? So, ang ginagawa ng mga Lumads ngayon, ina-express na po nila yung kanilang grupo. No? Gusto nila ma-represent yung kanilang involvement din, no? Actually, sa society, okay? Sa Philippines. No? Bilang parte sila ng ating bansa, nagsasagawa sila ng mga ibang aktibidades na ang isa sa nagiging ritual po nila ay ang pagsagawa ng sa Jandi. So, marami ng mga events ang ginawa ang mga Lumads, intertribal, no? Within sa Mindanao, halimbawa na lamang po noong 1989, tapos na-revive siya 1996, nung ang government ay nag-initiate na i-pursue yung Mount Apo Geothermal Project. So nagsajandi yung mga Bagobo, nung mga Banobo, nung mga communities na involved doon sa area ng Davao. And then, meron din yung 2016, nagkampuhan din po yung mga grupo ng mga Lumad kasi sa mining, no? So affected din yung kanilang community, yung mga grupo pa rin ng mga Manobo. And then, yung sa recent lang, 2017, so, na-witness namin ng aking kasama din po actually sa research, si Sir Jobert Balasa, ang pagsagawa ng sa Jandi within talaga sa campus ng Mindanao State University, General Santos City. So, yung mga hinaing po ng mga grupong ito ng mga Lumad noong year 2017, ay nagkampuhan din po sila at nagsa Jandi kasi apektado sila sa militarization. So yung mga bata na nag-aaral doon sa bukid, instead na makontinue yung kanilang education, ay
hindi na lang, no, napastop na lang. So what they did, they tried na i-address doon, ilabi yung kanilang mga issues doon sa government. So for how many months na naglakad sila galing Mindanao talaga papunta ng Luzon, no, sa last on that year 2017. So ito po yung example ng method ng pagsindi ng apoy, no, na ginawa na sa Jandi doon sa kampuhan ng mga grupo ng mga Lumad. Marami po yan sila, may mga Blaan, taga-Kaolo, may mga Manobo, okay, na nagtipon-tipon dito sa my MSU. Yan. So yun po yung short film na yun lang sa part lang po talaga ng ritual na ginawa ng naging datu or conductor ng ritual. So to conclude po sa aking lecture po today, yan. So makikita po natin ang society po ay may maraming mga kwento, no, mga experiences, at kailangan din natin silang intindihin, no. Ang mga bawat activities po nila ay may mga explanations po yan. Okay, may mga interpretation po tayo niyan. So halimbawa na lamang po yung mga indigenous knowledge na yan, katulad ng sa Jandi po, okay, ay bahagi po ng kasaysayan po yan ng mga indigenous people. So bago pa man dumating ang mga dayuhan sa pagsakop sa atin, ay pinapractice na po yan siya ng mga early ancestors natin, lalong-lalo na yung mga original inhabitants dito sa Mindanao. So naging integrated na siya, no, ang indigenous knowledge na yan siya ay naging integral na siya, integral part talaga siya sa kultura, sa buong kultura ng mga Pilipino. So parang hindi lang po pagtuko ito sa mga Lumad, na mga IPs, but actually sa pangkalahatan po sa kasaysayan ng ating bansa. So yun yung pang maganda, kasi yung ritual na ito ay pinapractice, no, continuous po siya, pinapractice pa rin po ng mga grupong ito sa ating bansa. So yun yung isa sa magandang kwento po natin actually dito sa ating kasaysayan. So ang ipinagmamalaki din po natin ito, yun kasi isa siyang unique na practice, no, sa pagkikilala natin sa ating mga kabawat isa, no, sa kapwa Pilipinas. So dito po nang tatapos ang aking lecture related po sa peace process dito sa may Mindanao. So yan po, maraming salamat po, Prof. Vadillez. Sa ngayon ay, bago po tayo dumako sa question and answer po, nais lang po naming batiin lahat ng mga viewers natin para sa araw na ito. Kay Miss Bernadette Antobok, watching from Sindangan National High School, Central District. Ma'am Benilda Cachero Branzuela, from Summer naman po. Janeline Gumandoy Bate, from Cebu City. Janeline Godjo Aposaga. So ito, wow, from Sultan Kudarat. So watching from Dalada Elementary School. Kay Ma'am Rochelle Makasundig, watching from by Saripinang Elementary School, Bagong Bayan, wow, Sultan Kudarat din. Meron din tayo from Cotabato Division, Sir Gregorio Reynald Godfrey. Kay Ma'am Rina Florentino, Isabel Calvento Kaling from Pasay City, Mark Vincent F. Alberto, watching from Fatima National High School, General Santos City. Wow, ang lalayo ng ating mga viewers ngayon, di ba? Ito naman, from Cotabato, SDO Cotabato, Tarahata Mangko Ali, Menski Foro de Dase from Coronadal City Division, Catherine Buhia Aleo, Masina Marimon, yan, from Cotabato. Yan. At yun po, marami pa pong iba. So marami po tayong viewers ngayon mula sa iba't ibang
eskwelahan na under ng DepEd. Kayo din, binabati din po natin ang mga kapwa crucial workers natin na nanood kanina, kay Ms. Sarah Jane Estubo po na OIC ng Nagcarlan, kay Mr. Ryan Tan naman po na curator naman po ng Presidential Car Museum, at syempre sa mga kasamahan ko rin po sa National Quincentennial Committee na kasama namin sa araw na to. Ito, Ms. Yesha, meron ka pa bang idadagdag? If ever po may mga questions yung atin pong manonood sa iba-iba pong live streaming social media pages, maaari nyo pong ibato sa amin yung mga questions. At ganyan din po, yung ilan pong nasa ating Zoom ngayon, pwede rin pong magbato ng questions sa atin. Pero for the meantime, habang inihintay po natin kung sakali may questions yung ating mga audience, balikan ko lang po yung lecture ni Prof. Hani kanina, Prof. Badillas kanina. So ito po ay ilan lamang sa mga na-pick up ko po doon sa lesson, though marami po talaga tayong natutunan doon sa lesson kanina. So ang una po, sinimulan po ni Prof yung ating lektura tungkol sa definition ng conflict. So bakit nga ba nagkakaroon ng conflict? Minsan personal, minsan sa family, minsan sa clan. Tapos binalikan po niya yung ginawa ng ating mga ninuno noong panahon ng Espanyol, yung tinatawag na sanduguan. Ito po ay nagsimula sa root word na dugo o blood, at ang san ay parang iisang dugo, so san dugo or san duguan. Sa Espanyol, tinatawag po itong pacto de sangre. Sa Kabisayaan, tinatawag din po itong kasi-kasi, at sa Kamindanawan po ay tinatawag na sa diandi, kung tama po ba. Ayan. Tapos binanggit din po ni Prof. Hani yung definition po ng Lumad. So, akala po siguro ng iba, ang Lumad ay isang tribo lang ng indigenous people. Pero ang Lumad po pala ay composed ng at least 18 tribes sa Kamindanawan. So, sila po ay hindi mga Moro, sila po ay mga indigenous people. So, meron din po, ang term po na Lumad ay nagmula sa phrase na ang tawag ay natives born from the earth. Ayan. Tapos meron po silang mga tradisyon o traditional na pagresolba sa ating mga conflicts. So meron po dito na gumagamit ng ratan, meron din po gumagamit ng payment o yung kung sa Tagalog po ang tawag namin dyan ay danyos, pambayad sa conflict na ibigay mo dun sa isang tao, something like that. Tapos pagkatay ng baboy, meron din po siyang diniscuss si Prof na mga proseso. So meron pong isang mediator na minimit po yung conflicting parties, nagkakaroon ng meetings, tapos nagkakaroon po ng payment or blood money, tapos written agreement. Pero actually itong written agreement po, according to Prof, hindi madalas nang ginagamit, kasi ang madalas pong ginagamit ay yung oral sacred agreement. So ito pong oral agreement na to ay pinapapasa-pasa sa mga henerasyon, sa mga susunod na henerasyon. Tapos, after po nun, pag na-resolve na ang conflict, nagkakaroon po ng celebration. Hindi lamang po yung conflicting party, kundi yung buong komunidad. Tapos, binanggit nga po, every offense carries a corresponding payment. Ayan. So, if ever po na hindi po masolusyonan talaga itong conflict, minsan po nagre-resort na ito pangangayaw o feudal killings. Ayan. Yan po ay isa sa mga, na ilan lamang sa mga na ginuha ko po mula sa lektura ni Prof. Hani. So, Jobs, meron ba tayong mga questions from our audience? Sa ngayon ay wala pa naman pong nais magtanong. So, kung may mga tanong po yung mga viewers natin in the future, baka sakaling nakapag-ninay-nilay sila, ay maaari lamang pong mag-iwan po ng mensahe sa Facebook page po ng National Quincentennial Committee, Republic of the Philippines. At ilalapit po namin ito kay Prof. Badillas. So, ayan, bago po tayo tuluyang magpaalam sa isa't isa, nais namin kayong muling imbitahin sa mga proyekto po ng National Quincentennial Committee. Unang-una na po rito ang Quincentennial Art Competition. So, sa lahat po ng mga malilikhay nating Pilipino na nasa edad 18 years old pataas, iniimbitahan po namin kayo na sumali sapagkat ang deadline po ay hanggang October 30 pa. So para po sa ibang inquiries, katanungan po, bisitahin lang po natin ang website po ng National Quincentennial Committee.
Gayun din po, ongoing din po ang Lapu-lapu National Monument Competition. So, ini-encourage po namin lahat ng artists na magpasa ng kanilang design via sa online. So, bisitahin lang po ulit natin ang website po ng National Quincentennial Committee, www.nqc.gov.ph. At actually, hanggang October 23 pa po ang deadline. Nitong nakaraang linggo po ay kalalunch lang po ng second batch ng Quincentennial Paper Dolls. So, bale, naka-feature po dito ang iba't ibang uri ng bangka na nag-exist simula pa ng panahong pre-colonial, katulad ng balangay, now, at marami pang iba, now. So, pwede nyo pong bisitahin ang website po ulit ng NQC para ma-download po ang first and second batch po ng Quincentennial Paper Dolls. Gayun din po, iniimbitahan po namin ang lahat ng mga kabataan na nasa edad 7 hanggang 12 na maging part po ng Batang Bagani KD Art Project. So hanggang ngayon po ay tumatanggap po kami ng artworks ng mga kabataan na may temang Victory and Humanity in Me. So para po makita po ng example po ng artworks, bisitahin din po natin ang NQC Facebook page. At then lastly, dahil ang Bagani po na kanta ni Roel Rostata ang theme song po ng 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. So inanyayahan po namin lahat po ng musically inclined musicians na gumawa po ng kanilang music cover ng Himig ng Bagani. Ayan. At ito po, muli magkita-kita po tayo sa susunod na Countdown to 500 on lectures next month. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Once again po, thank you po Prof. Honey Badilies para po sa isang makabuluhang lektura ngayong hapon. At meron din po palang nagtanong from the DepEd page kung saan daw po ma-access ng lecture na to. So pwede po kayong bumisita sa portal.nqc.gov.ph. Once again, portal.nqc.gov.ph. So even after matapos po itong lecture, pwede niyo po siyang balikan at pwede pa rin po kayong makakuha ng e-certificates kung sakaling kailangan niyo po. Prof, meron po ba kayong mga parting words? Sige po. Nagpapasalamat po ako sa NHCP, sa Kaiser Escalante, sa invitation, sa NHCP, kay Mama Yesha. Tsaka shoutout ko po sa aking mga kasamahan ng mga professors sa History Department ng Mindanao State University, sa mga kapwa ko po peace educators sa mismo ding institution, sa mga estudyante ko po na nagklase ako kanina online class sa third year, hello mga third year, sa mga second year, tsaka sa first year po. So, yun po. Thank you. Maraming salamat po. At once again po, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Countdown to 500 online lectures. Thank you. Bye. Mandirig